Ano kaya ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito? Alam niyo po ba, tips lang sa mga taong marunong nagda-down sa mga kapwa nila. Dito po kasi sa Europa ay hindi po uso 'yon. Mga Pilipina lang, mga Pilipino, mga lahing Pilipino lang po ang magaling talaga mag-down sa kapwa. Pero dito ho, sa Europa ay hindi po uso. Maniwala po kasi hindi, dito po sa Europa ay ang lahat ng mga tao ay pantay-pantay. Lalo na po dito sa Norway. Norway, Denmark, Sweden, kung saang bansa pa ho, ang tingin nila sa kapwa nila ay equal lang. Pare-parehas, walang mababa, walang mataas. So, maniwala kayo sa hindi, ang mga tao nga dito, ang mga boss namin sa mga trabaho, ay hindi namin tinatawag na ma'am, sir. Hindi po natin katulad dyan sa Pilipinas na yumuyuko ka pa para mag-greet ng good morning, ma'am, good morning, sir. Dito po sa Europa, alar dito po sa Norway, ay hindi po uso yon. Maniwala kayo sa hindi, totoo pong totoo yon. Hindi uso dito sa Norway ang mag-greet na yuyuko ka pa talaga. Mag-greet po kami and then say good dog, good morgan. Ganun lang po. Hindi tulad dyan sa Pilipinas na good morning sir, good afternoon, ma'am, goodbye. Mga ganun po. Hindi to ay hindi po namin tinatawag ang mga boss namin ng sir, ma'am, senyorita, senyora. Tinatawag lang po namin sa mga pangalan. So, mga kaibigan, kapatid, ama, ngayong araw na ito, pag-uusapan naman natin ang mga taong nagda-down sa kapwa nila. Ang mga taong, halimbawa, mga manager, teachers, kung ano-ano pa naman nasa matataas na tungkulin. Tapos, dinadown lang nila ang mga taong nagtatrabaho sa mababa. For example, is janitor, janitress, since yun naman pa ang napag-usapan natin nung isang araw. So, ang mga tao kasi, akala nila kapag janitor, janitress, ang trabaho ng isang tao is mababa na ho. Pero, mga kaibigan, kapatid, imagine nyo kaya kung wala sila. Imagine nyo kaya kung walang janitor. Imagine nyo kaya kung walang janitress. Ano po ang mangyayari sa isang building? Ano po ang mangyayari sa isang eskwelahan na lang, for example? Sa isang eskwelahan na lang, dyan sa Pilipinas. Sa isang school, sa private school, kasi sa public school, usually, mga estudyante po ang naglilinis. Hindi po uso ang janitor at saka janitress sa Pilipinas, mga public school. Halimbawa, sa private school, may sarili silang janitor at saka janitress. Imagine nyo ho kung wala sila. Imagine nyo ay isang toilet kung walang maglilinis ng isang linggo, dalawang araw, tatlong araw. So, unang araw, siguro pwede pa. Pero imagine nyo kaya ano ang magiging itsura kung walang maglilinis ng isang linggo. Doon nyo po ma-analyze kung gaano kahalaga ang trabaho ng mga janitor at saka janitress. Doon nyo po ma-analyze kung wala sila, ano ang magiging itsura po ng isang lugar? Ano pa ang magiging itsura po ng isang toilet na walang maglilinis para sa inyo? Imagine mo nyo po yun. Kaya kayo na nasa matataas na tungkulin, kayo na akala nyo kung sino, parang awa nyo. Huwag nyo pong ida-down ang mga kapwa natin, kami na naglilinis sa mabababa. Dito kasi sa Norway, kahit nasa janitor ka pa, janitress ka pa, nasa construction ka pa, nasa mataas kang tungkulin, nasa director ka pa, nasa manager ka pa, hindi po namin tinatawag na boss, ma'am, sir, ang mga bosses, ang mga boss namin. Tinatawag lang namin sila sa mga pangalan. Mga Pilipino lang naman, kung akala mo kung sino, hanggang ngayon, Diyos ko, mga lahi nating yan. Dapat ho, bagubaguin natin. Dapat ho, bagubaguin natin na wag natin i-down ang ating mga kapwa Pilipino. Kahit saang bansa, kahit saan lugar, makikita mo po ang mga Pilipino-Pilipina na akala mo kung sino. Akala mo kung sino sila. Ang mga tao minsan kasi nasa ugali na yata natin, nasa lahi na yata natin, yung kinalakhan kaya natin yung ugaling yun. Pero, mga kaibigan, kapatid, maawa kayo. Parang awa nyo. Huwag po ganun. Ang isang tao na sa mababang position man, na sa mataas na position man, lahat po tayo equal. Kaya sabi ko, kung gaano kahalaga, gaano kaimportante ang mga trabaho po
ng mga naglilinis. Ang mga trabaho po ng mga janitor at saka janitress, gaano ka sila kahalaga? Dapat irespeto natin sila instead na i-down. Dapat tingnan natin sila ng mataas kaysa i-down mo sila. Kasi po, kung wala sila, wala kami. Imagine mo po ang isang building. Imagine mo kaya kung ang isang school, ang isang classroom sa private school. Sa private school na lang sa Pilipinas. Dito naman kahit dito public o private is meron po talaga naglilinis sa mga classroom. Ako po, proud po ako sa trabaho ko. Proud po ako sa trabaho ko na naglilinis po ako ng mga classroom, ng mga opisina. Yun po ang trabaho ko po dito. Galing na po ako, nagtrabaho ko sa hotel, nagtrabaho ko sa mga tagahugas ng puwet. Lahat po, na-try ko na. Pero masaya po ako ngayon sa trabaho ko. Dito ako kumikita, dito ako sumasahod. Dito ako kumukuha ng papadala ko sa Pilipinas. Dito ako kumukuha ng ginagamit ko araw-araw. Opo, proud po ako. Kaya kayo, ikaw, na sa matataas na tungkulin, wag na wag niyo pong i-down ang mga trabaho ng mga janitor at saka janitress. Dahil kung wala sila, wala kami, ano po ang mangyayari? Ano po ang magiging itsura ng isang building, ng isang school, ng isang opisina, kung saan ka nagtatrabaho? Imagine niyo po yon. Kaya sana, mga kaibigan, kapatid, wag na wag niyo po silang i-down. Instead, irespeto niyo po ang mga trabaho nila. Dito po kasi sa Norway, kapag sinabi mong janitress, bas ka dama. Ang janitress at saka janitor, ang trabaho lang po dito is naglilinis. Hindi nila trabaho, hindi namin trabaho na magligpit. Iba po kasi ang tawag sa paglinis, paghugas, for example, kaysa pagligpit ng isang bagay. Hindi namin trabaho dito. Halimbawa, ako, sa isang classroom, ang daming kalat. Ang mga papel o whatsoever, hindi namin trabaho yun po yun. Hindi namin trabaho na iligpit ang mga yun. Ang trabaho lang po namin sa kasunduan sa isang papel ay maglinis, maghugas, hindi po magligpit. Hindi tulad kasi dyan sa Pilipinas na kapag sinabi mong janitor, is all around. Iligpit mo, linisin mo, ayusin mo, ganun po. Iba po ang dito sa abroad. Kapag sinabi mong tagahugas, tagahugas lang po. Hindi po all around. Hindi namin trabaho na iligpit ang kalat mo. Ang trabaho namin, linisin ang opisina mo. Kaya, ang kaibahan talaga ng Pilipinas at saka abroad ay napakalaki po. Ang trabaho sa Pilipinas, magtrabaho ka siguro ng 12 hours, 10 hours, dito po, orasan ang bayad. Sa Pilipinas is arawan. Dito po is orasan. Kung sinabihin sa kontrata mo na magtatrabaho ka lang ng 5 oras, magtatrabaho ka lang ng 5 oras. Kasi ho, 5 oras lang ang nasa kontrata. Hindi po isang araw. Pero sa Pilipinas is kapag arawan is isang araw talaga. Yun po ang kaibahan. Yan po ang anak ko. Ang bunso. So, ganun po ang kaibahan ng Pilipinas at saka abroad. Hindi naman po lahat ng abroad is pare-parehas. Dito po sa Norway ay kakaiba din sa Asia. Dito po sa Europa ay kakaiba din sa ibang lugar. Dito sa Norway, iba sa Spain, for example. Dito sa ang kaparehas ng Norway is parang Denmark, parang Sweden. Yung kalapit na lugar, pare-parehas po ang rules. Kumbaga, arawan ay orasan po ang bayad dito, hindi po arawan. Kaya mga kaibigan, kapatid, mga payo ko lang sa mga taong nasa matataas na tungkulin, mas manager ka man, director ka man ng isang kumpanya, parang awa nyo po, huwag nyo pong ibaba ang mga nasa mababang posisyon. Dahil imagine nyo na lang, isipin nyo na lang, kung wala sila, wala kami, ano po ang mangyayari? Kung walang naglilinis, ano po ang mangyayari? Imagine nyo na lang isang linggo walang maglinis sa isang kubeta. Ano po ang mangyayari? Ganon po kahalaga ang trabaho ng mga janitor, janitress.
Kaya respetuhin nyo po, mga kaibigan. Respetuhin nyo po, igalang nyo po ang mga nasa mabababang posisyon. Dahil kung wala sila, wala kami. Imagine nyo na lang kung anong mangyayari. Hindi po ba? So mga kaibigan, hanggang sa muli, mabuhay tayong lahat. Ito po si Sonia Holten. At saka parang awa nyo po, please like my video, share it. And kapag meron po kayong YouTube channel, subscribe to my channel. Thank you so much. Hanggang sa muli po, mabuhay tayong lahat.